Ang liwanag naman. Hi guys! Welcome to another vlog. Wala lang. Hindi tayo gagawa dito sa garden. Gusto ko lang mag-vlog. Kasi madaming nagsasuggest sa inyo na mag-vlog daw ako madalas. Eh wala kasi akong ma-vlog. Mag-iikot lang tayo dito sa garden kasi 3 o'clock pa lang. Napakadilim na guys! Parang 6:30 na. Hindi nyo pansin dahil naka-ring light. Naka-ring light. Ito yung ginagamit ko dito sa camera ko. Pakita ko lang sa inyo. Ito oh. Nakakabit siya dun sa stand ng aking camera. And labasan na ng estudyante ha. Natatawa ko. May kukwento ko sa inyo. Pero mamayan. Ito pala yung ginawa ko kanina. Yung mga lumang dahon ng Magnificum ko is pinutol-putol ko. Maaraw kaninang tanghali eh. Kaya inilagay ko dito sa lapag para matuyo siya. Kasi ilalagay ko siya sa sako. And ang dami nitong tinanggal ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na dahon yung tinanggal ko dito sa aking isang malaking Magnificum kasi wala na, siksika na sila. And yung mga bagong tumutubo doon sa gitna is bibigyan natin siya ng space. So pinutol ko din yung mga stalks diyan kasi tatlo yung naputol ko eh. And ito mga nakikita nyo, bagong dahon ulit simula nung ipinwesto ko siya dito. Hinihintay kong umulan. Tingnan nyo naman, napakadilim oh. Umuulan na, pero hindi pa ganung kalakas. Ito kasi puputulin ko guys oh. Ito oh, naputol ko na to eh, money tree. Tapos bumabalik siya and tumutubo pa din, tumataas. Naka 2 linggo pa lang to, napakataas na. 2 linggong naputol, tapos andyan na naman siya. Ang lalaki na nito. My God! Kasi umuulan dyan sa pwesto na yan. Pag umulan, tutulo din dyan yung tubig. Etong mga to, pinaglilipat-lipat ko lang kasi tumutulo dun sa area na yan. So, pag naka 2 days na na umuulan, is papalitan ko na ulit. Ang next na ipapalito dyan is ito naman. Kasi nung nakaraan, ito eh. Yan, baka ma-overwatered kasi. And yung tubo na ito, guys. Hindi siya pantay. Mataba yung may variegation, no? Tapos, etong kulay green, naiiwan. Pansin nyo, tagilid. Ayan, no? Tingnan nyo kung gaano na siya ka-establish. Yang mga yan. Pakita ko lang. Aray, matinik. Yan. Dito ko na talaga sila kinukuha sa ibabaw. Kasi established na sila. Matagal na yan. Kasi kanina, uy, alam nyo, ang gaganda na ng Fittonia natin. Ayan guys, oh, pinaglalagay ko lang dito sa ibabaw yung ating mga Fittonia kasi pag umuulan ng malakas is sobrang lakas ng ulan, tumatama sa kanila or nadidiligan sila ng todo, baka mga matay. So ang ginawa ko, tinaas ko muna dito dahil hindi gaanong nauulanan sa area na to. Pero ibabalik ko na lang din siya ulit dun sa kanyang dating pwesto kasi hindi ko siya diniligan eh. Kahit umuulan, hindi ko na siya dinidiligan kasi may mga area dyan na natutuluan. Especially pag lumalakas yung ulan, lahat yan nababasa. So inililipat ko yung nasa harapan dun sa kabila para hindi siya lahat laging yun ang nauulanan. Tingnan nyo si Pink Special o ang Laguna. Actually, lahat sila malago. Ayan o. Malago pati yung mga damo-damo. Kasi pag tubig ulan talaga, no? Ang lalago. Ito, my favorite. Ang pangalan ng Fittonia na to is Sensation Gray. Ang ganda niya sa personal. Bakit kaya sa camera ganyan ang kulay niya? Parang maputla. Pero pag sa personal, super gray. Ito akala ko, pag naulan na ng todo, ay lalaki na yung mga dahon niya. In fairness, hindi lumalaki ang dahon. So, iba siya sa variety nung katulad niya o kakulay niya na kulay green. Meron kasing isa neto, hindi siya available nung binili ko o nung tinanong ko. And lumalaki yung dahon niya. Pero ito guys, medyo malaki. Ito pala, si bubblegum pala to. Ito pala yung sinasabi ko. Hindi itong isa.
Ito pa lang si Bubblegum ang sinasabi sa inyo na ang tubo niya is maliliit pa din. Ito si Pink Tiger. O, tingnan nyo. Sakop na niya yung buong paso. Ayan. Ang bait-bait ni Pink Tiger. Hindi ko pa siya nalalagyan ng ID. Kasi kakadating lang nung mga ano ko, ID. O nga no, ito na lang yung lagyan ko ng mga ID mamaya. Tinatamad ako magtanggal ng mga dahon-dahon kasi na yung mga damo. Umuulan na guys. Kunin ko ito isa. Ayan o. Umuulan na. Ito yung sasabi ko sa inyo na maselan. Yung manipis na pahaba. Maselan siya. Sana wag siyang mamatay. Pero ilang buwan na to sa akin. Ayan na, kumapal na. Tingnan nyo ngayon yung itsura niyan, di ba? Nung nakaraang bagong tanim ko yan, maliit lang yung... Basta yung gitna lang yung may tanim. Ngayon, kumakapal na. Ito nga, buo na eh. Buong paso na yung nalagyan eh. Pink salmon ba to? Yan, hindi ko na matandaan. Ito nga, buo na rin eh, di ba? Nung nakaraan, ito lang yung merong halaman. Ngayon, tingnan nyo, nabuo na siya. Meron kasi nagsasabi na mahirap daw buhayin yung piton niya. So, hindi ko lang alam kung mahirap lahat ng variety. Pero so far, yung mga naalagaan ko na medyo rare din naman is okay naman sila. Nagdilig ako kagabi dito kasi sobrang lakas din ng ulan. Sa inyo ba umuulan? O dito lang sa amin? Kasi sobrang lakas ng ulan dito kahapon. Pagkadilig ko, nawala na. And nakadilig din ako ng halaman. Dito lang. Pero dito sa dulo, hindi ko na siya diniligan. Kasi natutuluan din sa area na to eh. Yan o. Ganito pa rin yung itsura niyan. Madadagdagan na yan mamaya. Kasi iniintay ko yung aking ganito. Para mairipat ko na yung ibang halaman. And ito inayos ko siya kanina. Kasi kung saan-saan nagpupunta yung ibang stem niya, pumakalat na pumupunta na dito sa area na yan. So itinali ko muna. Ayan o. Wala pa rin po akong cable tie. So ang ganda na ng ating flame. Si Verl Marx Flame. Simula nung inilagay ko siya dito, hindi ko siya dinidiligan kasi katulad ngayon, naririnig nyo pa ba yung boses ko? Sobrang lakas na ng ulan. So, may tumutulong tubig doon, diretso, dito sa ibabaw na yan. Diyan sa mga, nilagyan ko lang ng mga halaman niya na ano. Florida Green ang mga inilagay ko. At nilagyan ko lang sila para medyo may dahon. Kasi hindi pa nga dumadating yung mga fernwood ko na 2 feet ang taas para saktong-sakto. Yun nga lang, pag umuulan dito, as in ulan talaga, tumutulo ang tubig, tapos ito mga to, nawiwisikan. Okay, kaya hindi ko na siya dinidiligan. Ito yung mother ko na glorious. Ito yung pinagsimula ng lahat ng glorious ko, guys. Ito. So, pag yan ay nagkakaroon na ulit ng mga ugat-ugat, yeah, yung mga aerial roots, pinupugot ko na. Andiyan, naging mother na. Tapos ito rin, naging mother na. Ang dami na nila, guys. Ayan, no. Ito na, sira to nung ano eh. Baby pa, nasira siya. Isa pala sa favorite ko tong si Philodendron Splendid. Ang gagawin ko dito, pag sumobra na, katulad niyan, sumusobra na yung kanyang dahon sa pole, is aabangan ko na siya ng eto o. Oh, yung ganito. Yan, aabangan ko na siya, tapos puputulin ko pag may ugat na. And then, itatanim ulit. Kasi gumaganda na yung dahon niya eh. Matagal ko na itong nabili, guys, pero hindi ko siya mapaganda-ganda. Hindi ko alam kung bakit. And galing siya sa ibang bansa, so nag-i-establish siya dito sa Pilipinas. I think naman, ano na to, sanay na dito sa Pilipinas kasi gumaganda na siya. Gumaganda na. Ito oh, walang sawa ang pagdadahon ng ating mga Florida. Dito siya tumutulo eh, kay Florida. At saka dyan. Tinitingnan ko rin to. Si Gaigas, ang laki na. Ayan o. Oh. Inaabangan ko na ng mga ano, pang-propagate para ikakat na lang. Madali siyang mabubuhay. Ito rin o, oh, tingnan nyo. Glorious. Malaki siya sa personal. Mas malaki siya sa mukha ko. Basta malaki siya. Bago pa lang siya tumutubo eh. I mean, bago pa lang siyang bumubuka. Ito, ang laki o. Oh. Glorious yan. Tapos ito rin, nagbubukahan na yung mga glorious ko. Ito pa o. Oh.
sa Gloriosum, guys. Ha. Ayan o. Ang laki rin yan. Mas malaki pa ito sa mukha ko. So. Mga kinat ko lang yan doon sa mga ano natin, sa mga mother. Lahat sila, naging mother na ngayon. Wala akong vlog ngayon, guys, ng mga magtatanim tayo, magkakat, magpropagate, wala. Hinihintay ko lang yung aking mga dadating na orders. Nagsabay-sabay sila. Ano lang naman siya, cocoa rice hull, cocoa chips, and fernwood. And kahapon, since maulan, nagdilig ako ng mga hoya. Sa mga hoya lover dyan, lovers, is saka natin yan ipapakita sa inyo pag ano na, madami na sila. Madami. Magpapadami. Kasi ngayon, so far nabilang ko yung hoya ko dahil naboboard ako kahapon. Binilang ko yung hoya ko. Kahit na may magkakapareha sila, isang bilang lang yung gawa ko. Ay, nasa 30 plus na sila or 40. Kasama yung mga nakasabit doon at saka yung hoya trellis na nakalagay dito sa na hoya. Ayan o. Nag-a-adjust na siya. Ito din. Kahapon, inisprayan ko din siya ng Simbush. Simbush is insecticide siya. Eh, sa mga palay at sa corn. So, yun yung ginagamit ko dito. Ay, hindi pala Simbush. Is core. Amoy din siya ng Simbush. Halos parehas lang. Ayan o. And ito din, si Crimson Queen. Inisprayan ko kasi nakita ko ng mealybugs nung inilublub ko siya sa water. Kaya lagi akong may balde dito, guys, is ayan, katulad yan. Walang laman kasi naubos ko na to kahapon. So, para hindi masayang, ala, masayang. May hawak kasi ako eh, na camera. Ayan. Tapos, ilalagay ko ulit siya dun sa gilid. Meron pa dun sa ilalim, yun o, ng sasakyan. Meron pa dun sa dulo. Iniipon ko sila dahil ididilig ko yan. Dun. Ayan, ito. Kasi itong mga to lang yung nadiligan ko kahapon. Hindi ko rin na-sprayan ng tubig yung kanilang dahon. Kasi inaubusan ba? Naubusan or hindi kinaya nung aking mga tubig ulan. Tanda, ang laki na rin na ito, guys. Propagate ko kaya to. Uy, may ano? Tawag dito, may langgam. Isprayan ko kaya. Wait lang. So, may laman pa tong konting-konti lang. Pero kung kayo ay maglalagay ng liquid na insecticide, mas maganda itapon nyo agad. Ito, hindi ko siya itinapon kagabi kasi, ano, konting-konti lang naman na. May paggagamitan pala ako, kaya hindi ko natapon. Mga sampu lang yung halaman ko na nilanggam kahapon na nakita ko. Yun yung inesprayan ko. Yan o. And alam nyo ba, nag-ano na siya. Dalwa-dalwa na yung kanyang itinutubong dahon. Wala ditong namatay na dahon simula nung nabili ko, kundi isang peraso lang na maliit. Ito yung bagong tubo. Palaki siya ng palaki. Ayan o. Bagong tubo. Ang ganda ng pagkakatubo niya. Hindi siya etiolated or yung pagitan ng mga dahon-dahon niya is maliliit lang. Doon tayo sa harapan. Umuulan na pala. Tingnan muna natin yung nangyayari dito sa gilid, ha. Ayan. Kinain din to ng uod, oh. Uod or tipaklong? Tipaklong. So, alam niyo ba kanina, kaya maaga kong nagising pala, may pumuntang ano, yung nagpuputol ng tubig. Nagpuputol ng tubig, kinabahan ako, eh saktong-sakto kahapon, wala ditong tubig sa amin dahil may inaayos yung prime water. And then may pumunta ditong nagpuputol ng tubig, sabi hindi pa daw ako bayad ng 2 months. Tagalan na natin ito ng damo habang nag-chismisan tayo. Sabi ko, ha? May binayaran po ako na ganyan-ganyan. Ang tubig namin is umaabot ng 1,000 plus. Sa isang buwan, hindi ko alam, sobrang mahal. Iinan lang kami dito sa bahay. Tapos, ayun nga, buti na lang, pag nagbabayad ako, lagi may screenshot. So, sabi ko, bayad na po ako, 2 months na, ganon. Ang nakakatawa, yung mga binayaran ko pala ng ilang dalawang buwan, is, hindi pala sa amin. Sa kapitbahay ko pala yung binayaran ko. So, yung bill ko pala ng tubig dito sa bahay, is hindi kami nabibigyan ng resibo. So, buti na lang, yung kapitbahay na may-ari ng bill na yon is nagbo-work siya sa prime water. Doon din sa ano. Kaya, ewan ko kung ano na nangyari ngayon. Kasi, nagbabayad din sila, plus, binabayaran ko din yung bill nila. Eh, ano,
ano, tawag dito, bakit ang babayad sila nung bill nila? Eh, nagbayad din ako ng bill kasi may dumadating sa akin bill nila. Ayun. Natawa lang ako. Siguro daw yung ibinayad ko pala, itatransfer na lang doon sa account namin para, ano, wala na akong utang. Wala akong utang sa kuryente, sa tubig. Grabe. Pwede pala yun. Eh, ako pa naman bayad ako ng bayad. Hindi ko tinintingnan yung kung sa akin bang resibo yung ibinibigay nila. Yung pala, yung binabayaran ko, hindi naman pala sa akin. Tapos yung resibo namin, yun yung hindi napapabigay sa amin. Yun, inaayos na niya. Buti na lang yung magpuputol is mabait. Hindi na niya pinutulan kasi sabi niya is, ano, ayusin na lang daw muna and then babalik na lang. Pag naayos na, sana naayos kanina. Kasi kanina lang yun ang nangyari. So, ayun lang. Natawa lang ako, nagbabayad ako ng hindi ko pala bill. 2,000 plus din yun ha. Ito naman is aayusin ko din to, itong ating mga dwarf sansevieria. Saktong-sakto yun dyan before, ngayon sobrang crowded na niya. So, tingnan nyo to, oh. Ayan, ito pa. Kaya ang gagawin ko dyan, paghihiwa-hiwalayin ko at ilalagay ko dito yung iba. Dyan, ganyan yan, natatansik ka ng tubig dito. Sa area na yan. Ang lalaki na nung ating mga bonsel dyan, no? Yung mga mother na idinire ka sa lupa. Ang lalaki na. Tapos meron pa pala ako dong mga ano, house plants na pinapaulanan din. Sayang kasi yung tubig ulan, eh. Kaya, etong mga to, etong malalaki na to, ililipat ko siya ngayon dito. Yan. Para hindi siya crowded tingnan. Kasi yung ating mga Cleopatra, lilipatin na rin pala pati yung ano niya, paso. Wala pa naman akong malaking paso. So, dito ko na i-end ang ating vlog at ako ay nag-update lang sa inyo kasi madami sa inyo nagre-request na madalasan ko daw yung vlog. Eh, wala akong mag-vlog. Kaya, ito na lang. Bahala na. Kahit ano na lang yung mag-vlog natin. Basta makapag-vlog. Diba? At least may kausap pa rin ako. Tingnan nyo pag nauulanan sila, tumutulo din. Etong mga grow lights na yan, umaandar yan guys. Pero hindi ko siya binubuksan tuwing umuulan para hindi kasi nababasa dun sa saksakan eh. Pero may takit naman yung saksakan. Pero pag umuulan, di ko siya sinasaksak. So, babay na guys. At ako ay nagkakape sa loob ng bahay. Ang init. Mukha lang maliwanag. Pero hindi maliwanag. Kasi maraming ilaw. Yan. Nanonood kami ng TV. Padating na din si Dara. Kasi 4:30 yun umuwi. 4 o'clock ang labasan. Pero sobrang traffic sa mga school na dadaanan. Kaya, inaabot siya ng 4:30. Di ba, bebe? Ayan o. May lakad na naman po kami. Isang tulog na lang. Ito, sanay sa gala eh. Anak ko! Ay, ito na si Celos ang baby ko. Ay, tama na. Nasa si Cotton. Cotton, alika. Hindi siya nakikisali sa aming kulitan. No? Eto guys, si Cases, takot siya sa ulan. Every time na malapit nang bumagsak ang ulan, is lumalapit na siya sa akin or ano, yung kahit may mga bisita dito na sinusungitan niya, basta pag umulan, lalapitan niya yon, magpapakarga siya or magpapalambing kasi takot siya sa ulan. Kasi nung baby siya or nung puppy pa, is nung time na yon, kulog, kidlat, takot na takot siya doon sa kulog, sa kidlat, tapos ilang linggo din na umuulan, so parang nagka-trauma siya doon. Kaya every time na umuulan, is nanginginig siya. Pero ngayon hindi naman siya nanginginig kasi nandito daddy niya. Si Cookies, medyo natatakot siya sa kulog. Halika! Halika! Papakita kita sa vlog. Marami naghahanap sa'yo. Hi guys! Aalis po pala kami ng mami ko ulit sa isang tulog na lang. May pupuntahan po ulit kami. Pupunta kami sa office ng daddy ko. May nasikaso kasi kami guys. At maaga kami umaalis pero hapon na rin kami nakaka-uwi. Ito guys, si Cotton. Tulog. Tinanggalan ko pa ng diaper ito. Naka-diaper sila eh. Wow! Cotton! Hindi siya madumi ha. Ganyan lang ang itsura niyan kasi yung wiwi niya is nagpupulay dun sa ano dito. Dun sa kanyang balat, dun sa may chan. Kaya kinalbo ko yung chan niya. Pero yung sangusu niya, brown din yan eh. Wala siyang pakialam kahit umuulan. Hindi ko lang alam kung malakas ba yung or rinig ba sa inyo yung ulan, pero kahina na siya. At least nakapundo ako ng tubig. Doon naman yung pandilig sa kabila.
Hindi ko na talaga anong dinidiligan araw-araw ngayon kasi moist pa yung cutting mix niya nila. And at least maaliwalas na doon sa may kabilang garden. Hinihintay ko lang yung mga pasuko na basta saka na yun. Saka na yun. Nalalobat na yung camera. Kailangan na natin mag-charge. So dito ko na yan ng vlog at ingat-ingat kayo sa mga lugar lalo na umuulanan ay or inuulan ay ingat-ingat po kayo. Huwag na kayo lumabas lalo na pa binaba sa lugar nyo. So see you on our next video guys. Bye!